Safe line is outside. Ah. Paano outside? Outside ng line. Hindi na outside. Outside. First. Yes, samahan namin kayo. Oh, samahan natin. Basta, ano muna kayo kay Oms. Safe. Mamaya, hindi niya ang time change. Tapos, pag may sumimp lang, nakamutigilan ah. Oo, oh, ngayon ko. Huwag kayong titigil na, oy, may... Kahit kami kaya yung sumimpla, iwan nyo kami. Kaya may marshal. Iba, totoo lang, ha? Kaya tropa, iwan nyo. Iwan nyo, kasi hindi nyo, ang burden palagi nasa liso. Eto, na-accidente na to. Nangyari na sa akin yan. Pinituan sa ni, ano? So, the Fritz. Fritz si Kilaberia. Kaya lalo pagka, siyempre, na-enjoy yung nili ko. May blind spot ko ay mga ano, pag ganito kasi kalaki event, hindi lahat hindi event. So, yan. Ayun nga, hindi ko nga rin masyado na hindihan ito na eh. Ayun, basta, tapos, importante yung paglabas yun sa pit, may line dyan ah. Huwag yung patin yun. Dapat antayin nyo yung... Okay, balokin nyo. Kasi pag kinakas na agad, pag may high speed, salpok yun. So, yun yung mga, saka huwag kayo ka-counter. 30,000 pesos. Deed. Paano counter? In dito? Kahit yung... Umiikot ka dito. Oh! Grabe, 30K? Pero naman subject ng defense. Pero... Huwag niya na lang gawin. Basta sa 2-5-bar, asahan nyo na, na... Siyempre, sa speed and form. Pero, ma-appreciate nyo yung bike na dito sa atin. Promise. Ma-appreciate yung traction control, yung play ng suspension, auto blip, hindi nyo kailangan mag-clutch. Mabanda. Paano nga pala yung braking? Hindi, huwag. Hindi mo naisipin lang. Parang mga advanced na yan. Advanced na yung mga yan. Tamang braking ko ito. Magagawa mo yun ang hindi mo iniisip. Hindi, ito kasi. Papakita na yun sa inyo. Magagawa nyo siya ng hindi nyo akala ginagawa nyo. Kaya huwag yung iniisipin. Ano yan? Practice lang. Inyan natin mamaya, Jay. Obre. Tapos yung ano, pag kunyari sa curb, ano yung mag-brake or front, ano? Ano lang, parang let go lang yung ano? Ito, ito muna gawin yung... Oo, pag lumiliko. Paano ba? Ang recommend ko, kasi ito ba first time nyo, umikot muna kayo ng yung comfort ay, ng normal na, normal na. Track lead muna. Para ma-familiarize nyo. Kailan kakaliwa, kailan kakanan, pati yung mga malalali, pati yung mga straight. After nun, pag binuto pa ng Kenny Day, or ni Dred, makikita nyo na kung saan yung tasang breaking point. Usually, sa liko, hindi nyo naman kailangan kong brake, lalo sa power ng Dupan. Yung train brakes yung sabi ko, pang ano na yun, pang competitive na run na yun. Pero kung track run lang talaga. So sa pagka-brake, pagka-downshift, buo lang loob mo dahil tingin dun sa pupuntahan mo. Tapos, counter control. Actually, counter steer. Natural din na magagawa yan. Pero, mahalaga talaga yung ano, kailangan ilabas talaga yung ano, yung point ganun. Sa banding position, gawin nyo muna yung familiarization, tapos yung pacing nila, try nyo lang magagawa yan. Then, pagbalik mamaya, ayan, magkakaroon tayo ng mga konting discussion kasi doon papasok yung body position. Paano kaya kaya importante? Basta pinyo mo na yung track. Parang step by step talaga na. Pinaka ano din talaga dyan, body position. Maski sa mga pro, nagtuturo sila. Ngayon kasi familiarization talaga ito. Pagka medyo nakatrack train ka, sabi ni Jay, yung body position. Hanggang sa pag-comfortable ka ng mag-lean, mag-travel, form, repeat. Doon muna kayo sa safe line, which is out. Para pag nag-bend kayo, pag nag-turn in kayo, meron kayong tolerance. Tapos, number one na pinaka-effective is, syempre, kailangan nyo build yung confidence yun. So, kasama din yung pagtingin. Pag malikot ang mata mo, titingin ka sa baba, titingin ka sa ganito. Ang magiging ending nyo, hindi nyo makupuntaan yung gusto nyo. Dapat, bulog nyo, gusto ko pumunta sa spot na kumapunta kasi sila yung buha, no? So yung ginagawa ng iba, nare-recommend namin, yung windshield nyo, hindi lang yan para sa aero. Hindi nyo pa may taguan yan. Meaning, drive pa sa pa. Meaning,
bawa pakaliwan. So, let's say, nagiging komportable na kayo sa braking. Nag-brake na kayo, nag-downshift na kayo, ma. Pwede na kayo mag-turn in. Kasi, ang corners, entry, corner speed, tas exit. Yun ang bubuhin yung ano, main fundamental. So, yung pinupush namin is yung tatingin nga muna kasi through the corner, pagka malikot ka, kunyari, doon ka nakatingin, or parang nakatuto ka sa nasa harapan mo, yun ang tutumbuhin mo. Yung tinatawag nilang target fixation. Oo, fixate. Kung sakali, kunyari, may tumawid na aso, ganun, mga survival instinct. Bob, kunyari, tumumba ako sa harapan mo. Tapos, gentle lang sa throttle muna, throttle control. Not necessarily kaya kailangan sumayot dugo. Ang knee drag, by, natural by, yan. By-product. Natural mangyayari. By-product. Yung pilitin, yung kailangan sumayot. Hindi, wag. Kasi, habang nagiging matulim kayo sa linya, matulim din yung entry nyo, malalim yung lipun nyo. Thus, mangyari, yung lean ng bike mo, tatama na yun. So, natural talaga. Natural na bababa ka sa bike. Kasi nararamdaman mo na habang bumibilis ka, kinokontra ng bike mo yung tayo eh. So ang tendency mo nun, para ma-maintain mo yung tipo. Para magiging unconscious na bumababa ka. Para hindi tumulong tumayo yung bike. Tingin pa, aking bagay din. Number one, usually sa mga nagtatanong, mga nagpapakos, yun ang unang-una ko yung ini-establish sa akin. Kailangan confident kayo sa... Wait! Basta. Hindi ka tapka na ba? Yun nga. Establish yung tingin, kasi... Pagka confident kayo sa pupuntahan nyo, hindi kayo magkakaproblema sa estimation. Ang ano ko pa minsan yung speed ko eh. Kung muna isipin yung speed, or anything. Kasi, nagpa-familiarize pa kayo sa traffic. Meaning, kailangan nyo muna malaman kung ano yung tipo, gano'ng malalim, malalim na kayo. Eventually, kakaikot nyo, magkaka-confident sa kayo sa speed. Yung braking point nyo, lumalayo. Yung throttle nyo, PG. Ah, ganyan yung ano. Oh. Isang kamo yung layo dun sa ano. Oh, okay. Dalawa ganun sa kanan, ganun din. Tapos dito sa ulo. Yung ulo dito, ganun. Siyempre yung mismong helmet ko pa rin nandito. Yung dito nyo, dito dapat ganun. Ay, yung legs mo? Oo. Nakaklip yan dito, bro. Nakaklip lagi yan dito. So, dito ko kukuha ng pwersa para may likom mo siya na maayos. Makakapag-counter siya. Ah, so parang onting... Dito ko makakapag-counter. Ah, parang gaganon ko lang talaga yung good. Yes. Solo na tayo. Layo.
kailangan ng helmet ko. Pag imuyo ko ako. Shit. Pala ng X dun pala. Body position. Change body position ako. Nailang ako sa puwet. Hindi ko talaga maalis. Huwag na muna natin pansinin yung body position. Cornerings lang muna.
pagod mga to. Kailangan din palang matinding stamina dito. Ito yung ex, utik kang ex ka. Ayan, nakuha rin kita. Slow speed lang ata talaga dapat. Pasok Apex. Ah, layo. Traction control 2 pala tayo mga tol. Yan yung advice sa mga beginners. Nakakapagod mga tol. Salamat Kawasaki. At least naka-experience na ako nito. Hindi pala talaga madali. Kung sa video madali, sa totoo, napakahirap. Ang mangyayari, masisimple lang. Natatakot ako. Tinamay yung gulong ko. Ha?